Parang gumaan po yung pakiramdam ko nung pumasok po ako dito sa search niyo. At parang nawala po lahat ng mga problema ko. Ganon. At thank you po sa kay Lord. At binuksan niyo po ulit yung puso ko. At thank you po kay Lord at tinanggap niyo po ako ulit. Ganito sinalaysay ni Nanay Alma ang kanyang karanasan sa Media Mission Outreach ng Light TV Foundation. Isang street food vendor sa Barangay 158 Caloocan City, isa si Nanay Alma sa nasa 50 mga pamilya na nabigyan ng pamasko. Anya, pinagpaliban muna niya ang pagtitinda nang imbitahan siya ng isang kaibigan na magsimba. Ang hindi niya inaasahan, may kasama pala itong pagpapala. I'm blessed po na napasali po kami dito kanina. At ang saya po ng mga anak ko na isa po sila na nanabigyan din po ng blessings. Taus-puso din ang pasasalamat ni Nanay Melrose nakatira sa Barangay 180. Kwento niya, abala siya ngayon sa kanyang maliit na tindahan, lalo't walang trabaho ang kanyang asawa. Sa panahon po ngayon, pare-pareho po silang mga walang work. Pero pinasasalamat ko po yun kay Lord kasi hindi po kami pinababayaan ni Lord. Ako lang po ang may hanap buhay sa ngayon. Ang mister ko po medyo pinahinga ko kasi medyo may edad na rin po. Patotoo ni Nanay Melrose, kahit maliit ang kita sa tindahan, hindi sila kinakapos araw-araw sa biyaya at habag ng Panginoon. Pinasasalamat ko po na talagang ang blessing, ang pagmamahal pinaramdam mo sa amin, ay hindi mo po kami pinababayaan. Ayon naman kay Pastor Derio Dotosme ng Jesus Christ the Savior International Assemblies, target mabigyan ng pamasko ang first-time attendees. Para po mas ma-feel nila na ang church ay inaabot sila. Pero itong mga kapitbahay na ito, hindi sila nabibigyan, hindi sila naabot. Pero by this time, sila po ay nabigyan. Salamat sa Panginoon, sila po ay nag-respond. Kabilang sa mga pagpapalang natanggap ng mga first-timer ang grocery at bigas. 100 chikiting naman ang tumanggap ng giveaways. Hindi na nila problema ang kanilang panghanda dahil sagot na ito ng Light TV Foundation para pagningningin pa ang kanilang galak at pag-asa ngayong Pasko. Jomar Villanueva, Newslight.